survive. Bago ko umpisahan, magpakilala muna ako si Dido Rangel na tawag nila sa akin, Nanay Dura. Pasensyaan na lang ninyo ako kasi Bisaya po ako ha. Galing ako Mindanao. Seventy years old na ako. 70! Bakit binanggit ko yung edad ko? Mamaya, malalaman ninyo kung anong mga binibigay ng M Global sa akin. Mamaya ako na sasabihin. Ha? Ngayon, una sa lahat, magpasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na siya ang nagbigay ng mga taong kasangkapan na magiging magbago yung buhay ko. Hindi lang sa akin, sa aking pamilya. Ganito po. Salamat sa mga may-ari, Dr. Ed Cabanto, Dr. Acuni, si Sir Francis Miguel, si Sir John Aspirin, lahat ng mga marketing team, mga speakers bureau, Alliance Unicorn, nandiyan pa kayo! Salamat po sa inyong lahat at saka sa ibang Tagayan Global. Salamat sa inyong lahat. Ganito, kwento ko, totoo yung mananahi ako bata pa. Sa pananahi, alam naman ninyo, nananahi lang sa bahay. Hanggang nang makakain sa araw-araw kung anong kailangan pang araw-araw. Hanggang malawak na ang panahon na ako'y nananahi. Pero noong nag-edad ako ng 54, nag-usap kaming dalawa kung anong maganda natin gagawin. Kasi siya, permi lang na mamusukan sa mga nangimplado ba? Makasildo, pagka Mercuris, kinukuha na nila yung binigay sa akin dahil wala na raw silang pamasahe. Di ngayon, ang isip namin, naisip ko, mag-iba kami ng negosyo. Yung mamili ba ng mga basura, mga lata. Primero kasi, yung mga namin na wala kami puhunan malaki, magpakuha kami sa mga bata, kapitbahay namin, ng mga lata. Yung lata na wala na lamang. Yun, binibili namin ng 50 centavos lang ang kilo. Hanggang nakabili na kami ng iba-ibang scrap, yung plastic, papel, bote. Kaya ito si John, ang nito, magbubote. Totoo po yun. Kasi ako sa bahay lang, ako ang tumatanggap ng mga basura. Siya naman nasa mga kabahayan, doon siya mamimili ng mga basura. Hanggang lumaki-laki yung muna namin. Pero pag malapit nang maubos, yung mga kapitbahay namin, ang pinuntahan ko para makahirap ako kahit walang 500 o 1,000. Kasi mahirap na wala kang ipuhunan, may magbigta sa iyo, tapos wala kang pera. Kaya nanghirap na ako pag unti na ang hawak kong pera. Pero pagbalik ko dyan sa pera ng miniram ko, may kasama ng isang buting arse. Yun ang ginagawa ko para hindi sila madala pag maghiram ako ulit. 2004 yan. Noong katagalan, palubog na rin yung namin, pamimilan scrap gawa ng natabihan na kami ng malaki ang puhunan, namimili ng mga bakal, kung ano nang binibili nila. Kaya wala nang magbibinta sa amin, konti na lang. Mabuti, dumating tong M Global, 2008. Pero bago pa yun, ako'y nakasakit na ng 4 na araw na dinala ko sa niya sa ospital.
sabi ng doktor, wala daw akong sakit. Sabi ko, uwi na lang tayo sa bahay dahil pag mamatay man ako na sa bahay lang kasi matanda na po ako noon eh. Pagkatanda ako. Kaya yan ang ginagawa ko. May dumating na tao na may dalang dalawang balib na kumplit. Kapatid ko yun. Si Ilido yung nga, nandyan ba kapatid ko yun? Siya ang nag-inurso sa akin yung mga ano na yan, yung product at saka company. Dalawang araw na tinday kong ininom, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya, sabi niya, hindi pa ba daw ako mag-bihin. Sabi ko, ayaw ko kasi hindi ako marunong. At saka, may edad na ako, hindi ako marunong mag-gala-gala. Sabi niya, ikaw, mga tatlong bisis lang nag-invest sa akin, pero inisnab ko siya. Eh, sa katagalan talaga, sabi niya, mapakinabangan mo yan para sa pamilya mo, sa pamag-anakan mo. Tinday ko, sabi ko, wala akong pera, buhunan. Sabi niya, para-paraan lang daw. Eh, para-para, nakita ko yung Bombay na dumadaan sa amin. Pinara ko, nanghirap ako. Ayun, nakahirap naman. Kaso lang, magbayad ka araw-araw. Di, ang ginagawa ko, binigay ko yung pera sa pamangkin ko na si Ryan Tumada. Pamangkin ko yan. Siya ang tumakbo sa office, binili niya package. Pag-uwi ko sa amin, di hindi ko pa alam yung paano gawin yun. Ang ginagawa ko, product mo na ang iniinom ko. Kinabukasan, sabi ng kapatid ko, eh, kailan ba tayo mag-seminar sa inyo? Sabi ko, sige, bukas. Napunta siya kinabukasan. Yun, natutok. Nakikinig talaga ako kasi malaki ang inutang ko sa Mumbai. Ayun, hindi ako nahiya ng makipag-usap ng mga tao na kapitbahay namin. Mayroong bibili ng isang badig, tatlong piraso, tingi-tingi. Tiniis ko yun para lang kabayad sa Mumbai. Pag may sumbura nun, punta ako ng office, makinig ako ulit sa seminar, bibili ng product ulit. Tapos ibinta ko naman kinabukasan, parang may pambayad nga ako sa Mumbai. Eh, sunod na araw, yung seminar ko sa bahay, nag-upay ko yung kapatid ko. Nakikinig to, nasa likod ng pinto. Pagkatapos nung upay ko, sabi niya, Nay, parang naintindihan ko. Ihamak mo ako ng paraan din, Nay, para makapag-pamimber ako. Namutang ulit, uli ako sa Mumbai. Tinutangan ko siya, ay wala kang pero sa totoo lang, isang buwan ko lang nabayaran ang Mumbai. Kaya hanggang mga mag-apat na buwan na ako, bumili kami ng computer. Sabi ng mga kapitbahay namin, Uy, mayaman na pala kayo. Sabi ko, mayaman pa lang. Yun ang sagot ko sa kanila. Kasi kailangan yun eh, computer. Kahit na butas-butas yung bahay namin, hindi ako nahihiyang nagpakabit ng broadband. Hindi pa siya marunong mag-computer. Ako talaga hanggang ngayon hindi ako marunong. Totoo po yan. Eh ngayon, di mag-invent siya ng tao na marunong mag-computer. Siya naman nakadapa lang sa upo at tinitingnan pag alis ni nung mga taong nagko-computer. Siya naman, tinray niya. Hanggang may kausap siyang taga-abroad. Ito sila si May Agustin. Ayun ang mag-islan ko. Sino kausap ko dyan? Silang taga-Hong Kong, Nay. Ah, ganun ba? Oh, marami sila doon. Hanggang lumago ng lumago. 2009, isang taon pa lang. Oh, ito na, umpisa ko na. umpisa ko na sasabihin kung anong binibigay ng Englobal sa amin. Eh, sabi kasi nila, kalukuhan lang daw nung mga taong kausap ko. Hindi daw abutin ng dalawang taon.
magsasara. Sabi ko, di baling magsara, basta meron na akong product na kuha, may mga benefits. Yun lang ang ano ko, patwira naman. O di, sige, tuloy-tuloy kami. Tapos, ayun, nung, saan ba ako? Isang taon ako at tatlong buwan sa ngayon, naglabas kami ng Bunda City. Ito pa, alam niyo kung anong nangyari? Ang asawa ko ang nagalalit. Saan daw nang hinanakaw mong sasakyan? Totoo yan kasi nagyatibo siya. Oh, kalukuhan lang daw yung ginagawa namin, mga manluluko daw kami. Sabi ko ganun. Sabi ko hindi naman kasi akong nakarinig, ako ang nakakita. Kaya hindi ka na muna. Pagkatapos noon, 2012, nagpapagawa na kami ng bahay, yung bahay na tinitirahan nila ngayon. Yung anong may rooftop, yun ang bahay. Tapos noong 2015, yung bahay naman na may bako lubakal, ano, worth of 5 million. Ayun, hindi ko ako nag-iyabang ha, kasi mahirap na eh, basta totoo talagang binibigay ng global. Yung mga pangyayari sa amin, sa totoo lang, nakita naman ninyo kung sitwasyon, butas yung bahay namin, di ba? Totoo yun. Kita, hindi na. Pasensya na lang kayo ah. 2013, nakita ninyo sa ano, video na 4 Pista. 2015, yung interest, ngayon ang sasakyan ko. Ang Explorer, 2014. Tapos may mga nasikan-hunting kami na pinapahiram-hiram lang namin kasi nagsulta na ang sasakyan. Adventure, 2012 yun. Yung kadahan namin ng mga product noon, kasi wala pang ano, kadahan ng product, lalo pa 40 packages, ang dala nito. Kaya umuha na lang kami ng Adventure, 2012. May almira pa po kami. Pero hindi ako marunong mag-drive. 70 years old mag-drive pa, hindi na. At Doc Ed, lahat kayong mga may-ari, maraming salamat sa inyo. Patuloy po kayong nagtutulong sa mga tao na maahon sa mga kahirapan. Kasi dito, hindi lang sa edad, hindi sa kalagayan, hindi sa maliit o ano, malaki, mahirap, mayaman, mabata man, matanda. Binibigay ng In Global kung may pangarap ka. Good morning po. Bago kami magtapos, salamat din po kahit na laging pinapasalamatan ang mga may-ari. Thank you sa inyo, Doc Ed, Jan Asperin, Sir Francis Miguel. Sa mga uplines, Aprayan, upline Elias Diuman, na yun talaga yung nag-motivate sa amin para talagang ituloy yung In Global. Yung cross-line namin, si Gerald Rubido, na siya yung nag-motivate sa akin nung time na down talaga, na nagkaroon ng attrition sa grupo. Thank you ng marami sa iyo, Idol! Sa mga leaders ng Alliance Unicorn, mahal na mahal ko kayo!
Thank you ng marami sa inyo. May Teresita Agustin, si Marilo Paiste, Pati Mabalin, Miriam Pinagawa, Ernie Chow, si Carlo Calio, si Lahanti Kanyang. Di ko naman mabanggit lahat-lahat. Napakarami nyo na naging Millionaires Club sa grupo natin. Hindi ko na sasabihin kasi ang haba na sinabi ni Nanay. Na ngayon, mami na. At saka, thank you po dun sa Bombay. Nasaan ka man ngayon? Kasi alam ko, patay na yun eh. Thank you sa'yo, magparamdam ka minsan. So, sa mga nagsisimula, advice namin sa inyo, guys, atawin nyo ang Global. Yung paniniwala buhin mo na meron at meron mangyayari sa'yo rito, kasi kami ganun. Nung nagsisimula, buo ang pangarap, buo yung paniniwala. Wala nang kasi-kasi, wala ka nang lilingunin pa. Ito, doon mo na, atawin mo na. Sa mga matatagal na may grupo na nagkakaroon ng attrition, pinagdaanan namin kung anong pinagdaanan ninyo. Guys, sa inyo, normal yan, nangyayari yan. Kaya lang, isipin mo lang, kung ikaw, bata pa, isipin mo lang, huwag nang mangyari, kung ikaw, dalaga o binata, huwag nang mangyari sa iyo na pag nagkaroon ka ng pamilya, yung naranasan mong buhay, mararanasan ng mga anak mo. Tama ba? At kung ikaw naman, buhay pa mga magulang mo, huwag mo nang hintayin na mawala sila sa mundong ito na hindi pa nagbabago ang buhay mo. Bakit? Kasi habang buhay sila, may paramdam mo, may pakita mo sa kanila, may paranas mo sa kanila ang masaganang buhay. So magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po ng marami. Good morning po. Yeah!